Nagdidilig po ako ng ating mga halaman and then tanggalan lang po natin ng excess water. Hello everyone, ito po si Charching ng Succulent Davao and welcome back sa ating YouTube channel. And for today's video, so ayan guys, schedule po nating magdilig ng ating mga halaman at bago po nating umpisahan itong ating pagdidilig ay inayayaan ko po kayong mag-subscribe dito sa ating YouTube channel at i-like and share na din po. And don't forget to hit the notification bell para updated po kayo sa bawat upload nating video. So ayan guys, at ngayon po ay naghahanda po ako ng ating fertilizer dahil sasagutin po natin yung katanungan ng ating kaibigan. So, tanong po ng ating kaibigan na si Remigans7000 na kung ano po daw yung ginagamit nating fertilizer dito sa ating mga halaman. So, hayan guys, yung ginagamit ko pong fertilizer sa ating mga succulent. Ano po siya? Complete 14-14-14. So, hayan guys, at nakapag-prepare na po ako ng ating gagamitin. So, ganito lang po ako prepare ng ating ibibigay na fertilizer dito sa ating mga succulent. So, sa isang litrong plastic bottle ay naglalagay lang po ako ng 2 cup ng fertilizer, complete fertilizer, 14-14-14. So, yung ginagamit ko din pong tubig ay rain water. So, ihahalo ko po siya sa rain water. Ayan, guys. And then, ito po yung ididilig natin sa ating mga halaman. So, ang binibigyan ko lang po ng fertilizer, guys, yung merong mga sakit na succulent. So, hindi po ako naglalagay ng fertilizer sa mga healthy natin na succulent. So, heto guys, at i-mix lang po natin yung ating fertilizer para pag naidilig natin sa ating halaman ay ma-absorb po agad ng ating ng roots yung fertilizer. So, heto guys yung nakuha ko doon sa ating vertical wall. So, heto yung binibigyan ko po ng fertilizer. So, mag 1 month na po akong naglalagay ng fertilizer dito sa ating halaman. Every dilig po yan. Kada dilig ko po ay naglalagay po ako ng fertilizer. So, pag totally dry na po yung ating soil. So, ayan, at saka ko po siya didiligan. So, heto guys yung ating crested moonstone na fungus po ito guys. So, hindi ko po siya inuproot. Hindi ko po siya tinanggal sa kanyang soil. So, dating soil pa po yan. Okay naman po yung kanyang roots. Kaya lang yung pinaka puno po ay meron pong nasira or fungus. So, ang ginawa ko lang po, guys, ay binilad ko lang po siya, nilagay ko lang po siya doon sa vertical wall. So, ayan, at nag-dry naman po yung sugat ng ating crested moonstone. So, ayan, and then, pagka-dry po ng ating halaman guys, so ayan, ang daming langgam and then milibag. So, iniisprihan ko po siya ng alcohol. Anong nag-dry na po siya guys, at ang pangit talaga ng ating pangit po siya nung na fungus. Ayan, at naglagay po ako ng fertilizer. Ayan, diniligan ko po siya ng rainwater and then naglagay po ako ng fertilizer. Ayan, yung kinalabasan, medyo okay na yung aking halaman. And then, yung mga dahon niya guys ay medyo mataba na. Hindi na po siya kulubot kasi sobrang kulubot po ng kanyang dahon. So, ayan. And then, heto guys yung ating Pachyverya, Pachyverya o Pachypytum. So, ayan siya guys. Or moonstone na hindi ko sure yung ID nito.
Lapitin kasi siya ng millibugs and then langgam. So, nasira po siya, guys. So, ang ginawa ko, ini-sprayhan na yan. Meron na siyang millibug. So, ini-sprayhan ko lang siya ng alcohol. And then, dinidiligan ko siya ng rainwater with complete 14-14-14. And then, hayan lang. Nilagay ko siya dun sa, ano, sa... vertical wall. Then, nakaka-receive naman po siya ng afternoon sun. So, naging ganyan na siya, guys. Healthy na siya. Bumalik na po siya sa pagka-healthy. And then, guys, ito yung ating string of donkey's tail ata. Donkey's tail po ata to, guys. So, napaka-sensitive po ni donkey's tail. Kunting hawak mo lang siya sa kanya ay ayan, naglalagas po yung kaniyang dahon. Hindi siya katulad ni burrito. Ayan. And then, nilagyan ko na po siya ng chicken manure. Ayan. At medyo okay na yung ating donkey scale. Kasi, selan niya po talaga, guys, na string. So, napakaselan niya and then naglalagas po yung kaniyang mga dahon. So, ang ginawa ko, guys, ay nilagay ko lang po siya doon sa vertical wall para hindi po natin siya magalaw-galaw. Kasi naglalagas po talaga yung kaniyang dahon. So, heto at binigyan ko rin siya ng fertilizer. One month na ata, guys, na dinidiligan ko siya ng rain water with fertilizer. So, hindi ko po siya palaging dinidiligan. So, nagdidilig lang po ako sa kanya pag totally dry na po yung kaniyang soil. Kasi sensitive po siya na string. And then, heto guys yung ating napakagandang, yung Harry Watson. So, alam naman po natin na si Harry Watson ay napaka-sensitive po. Pag hindi po siya nailagay sa tamang alagayan or hindi po siya nakakakuha ng tamang sunlight ay naglalagas po yung ating succulent. And then guys, ito okay naman po siya. Ayan, at ang ganda naman po ng kaniyang roots. And then ito at may sobrang dry na po ng kaniyang soil. And then wag po natin siya laging diligan kasi ayaw na ayaw po niya ng sobrang tubig, sobrang water. So, ayan at naglalagay din po ako ng fertilizer dito sa ating Harry Watson. Ayan, napakaganda na niya. And then, colorful na po yung kaniyang kulay, stress. Kahit kahit walang araw, ayan, stress na po yung ating Harry Watson. So, wag lang po laging diligan yung ating Harry Watson. And then, pag lagi po tayong nagbibigay ng fertilizer, guys, asahan po natin yung ating mga laman ay bumabalik sa pagka-green. Hindi po siya maganda. Green lang po yung kaniyang kulay. Basta maglagay po tayo ng fertilizer. So, heto at after ko siyang bigyan ng fertilizer ay... hindi ko laging dinidiligan yung ating halaman para bumalik agad yung kaniyang kulay. So, nagbibigay lang po ako ng fertilizer pag sobrang dry na po talaga nung ating halaman. So, ayan guys, ganyan po ako mag-water sa ating mga succulent. Basa po talaga yung soil. So, kailangan basain po yung soil para hindi po mag-dry yung ating halaman kasi pag mag-dry yan ay hindi siya healthy tingnan. So, ganyan guys, medyo fluffy or na siya, maganda na po yung unlike nung hindi ko siya binigyan ng fertilizer. Ang pangit po talaga ng donkey's tail. So, ayan at pag maka-recover na siya talaga, ililipat natin siya ng bagong paso. So, heto din guys yung ating crested moonstone. Pag okay na siya, maganda na siya at wala na siyang sakit, ay ililipat din po natin or mag-change soil na po ako dito sa ating halaman. So, ayan at healthy na po siya. Medyo healthy na po yung ating choco. Hindi siya choco. Choco na choco.
crusted moonstone. So, ayan guys, yung ating mga halaman. And then, hintayin pa rin natin totally dry. Again, yung ating soil, saka natin bigyan ulit ng fertilizer itong ating halaman. So, pwede naman po tayong gumamit ng kahit anong fertilizer. Basta, alam po natin guys kung paano sila gamitin kasi pag masubrahan po ng fertilizer yung ating mga halaman ay mamamatay po, masusunog po yung kanilang roots. So, heto na guys at binalik ko na po yung ating mga halaman dito sa ating vertical wall. So, dito ko po sila nilagay. Ayan, at meron na pong araw. Ngayon po ay 7 nang umaga, ayan, at mainit na po dito sa kanilang area. So, hindi pa po sila talaga natatamaan. So, nakaka-receive po sila ng sunlight, mga ano na, 12 to 5 ng hapon. So, bago po tayo mag-end, ay gusto ko pong magpasalamat sa inyong lahat. Sa lahat pong nag-subscribe dito sa ating YouTube channel. At kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe at kung gustong-gusto nyo po ang ganitong topic, please do subscribe at i-like and share na din po yung ating channel. And don't forget to hit the notification bell para ma-update po kayo sa bawat upload nating video. And that's for today guys. Maraming salamat po sa inyong panonood dito sa ating YouTube channel. Thanks for watching.